Pero naging eye-opener ang kanilang paninira para maging interesado ang mga iglesia ni Manalong makinig sa programang ang dating daan at pasikatin, lalong sumikat ang Channel 21 dito sa Pilipinas. Kaya, nakikiusap ako sa Channel 21. Huwag nyo kaming gigipitin. Dahil kahit saan kami pumunta, sinusundan kami ng mga tao. Dapat maalala ng Channel 21 na sumikat kayo, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo dahil nasa internet kayo dahil sa amin. Yan ang dapat nyo laging tandaan. Merong 24-hour webcast ng Channel 21 because of this group. And this is the only group telecasting and webcasting 24 hours a day, 7 days a week, para sa ikaluluwalhati ng Diyos ng Israel. Mga kapatid. Salamat po. My wholehearted thanks sa lahat ng kapatid na sumusuporta sa pagtataguyod ng totoo. Nakahanda hindi para pumatay. Nakahanda hindi para magpakamatay dahil kay Ekleo o kay Soriano. Nakahandang maubos ang laman ng bulsa sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Walang pumapatay na Kristiyano. Walang Kristiyanong mayroon daladalang sandatang nakamamatay para itutok sa kanyang kapwa. Walang Kristiyanong ganyan. Kung yan ang itinuro ni Ekleo sa kanyang mga miyembro, hindi yan ang itinuturo sa samahang ito. Hindi panatismo ang itinuturo sa samahang ito. Ang itinuturo rito, ang ganap na pagsunod at pagtitiwala sa lahat ng batas ng Diyos na ikabubuti ng lahat ng tao kung ito'y paniniwalaan. Mga kapatid. Salamat po sa inyo. Welcome sa special presentation ng ang dating daan sa telebisyon. And we have a lot in store for you. Panoorin nyo. Tabularan. Huwag kang kukurap. Tignan mo. Tabularan. Tabularan. Huwag kang kukurap. Tignan mo, i-take mo ito. Ipanood mo ito kay KRT. Tignan ko lang kung di ka masisante. Yan po ang aming ipapanood sa inyo ngayong gabi. Magandang gabi po. Ibinabalik ko sa inyo ang programa na pinag-uusapan sa lahat ng panig ng Pilipinas. Ang programang ang host ay minumura, pinapasama, inaaglahi ng lahat ng pastor. May pastor ng Baptist yan, mapanghiraw sa dating daan. Sabi ko, yung nagsalita nun, hindi niya kaya naamoy yung sarili niya, baka siya mapanghe. Yung pastor ng Baptist, mapanghiraw tayo. Kasi minsan sinabi ko, may nagtanong kasi doon sa open forum, brother, gamot ako ng gamot sa sakit ko. Yun eh, kang akin sakit eh, ano? Ayaw maalis. Wala na ikaw akong pambili ng gamot. Sabi ko, baka yung akong sakit mo eh, ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Ang tawag doon ay, ano tawag doon? Urine therapy. Ayon. Yan ay kilala ng mga doktor sa alternative medicine. Aba, mayroong isang pastor ng Baptist. Nagpalawas ng libro, ibinenta. Ang nagbebenta, yung Philippine, yung Christian bookstore dyan sa may isa akpiral sa United Nations. Ang nakalagay, mapanghi ang dating daan. May pastor dyan ang born again sa Binaonan, walang ginawa kundi pasamain tayo. May programa ang Iglesia ni Cristo na programa ng mga mapagpaimbabaw. Tanong nyo sa akin bakit? May sabi ba naman hindi raw nila ako pinapansin? Wala naman daw akong kwenta. Wala pala akong kwenta, hindi nyo pala pinapansin.
Ba't naglagay kayo ng programa? Ako lang ang topic sa loob ng isang taon. Katatapik, katatapik, tuloy ninyo sa akin. Ay nagtatanong yung mga miyembro, sino ba ikaw yung Suryano? Lagi na lang sinasabi ni Bularan. Naghanap. Natuklasan ng programa sa Channel 21. O, kaya kung asan ako, hinahanap ng tao yung programa na yun eh. Nakita ngayon ako. Nung unang manood, galit na galit sa akin yung ministro. Tarantado ikaw at Suryano. Pag nakita kita, pupukpukin kita ng bote. Sabi niya, aba eh, kapapanood, pagkarapang 3 buwan eh. Gusto na, pag nakita, ikakita, yayapusing kita, Suryano. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi, na-inlove siya sa itinuturo ko. Hindi niya kasi narinig yun sa pastor niya. Ang katunayan, wala pang iglesia ni Manalo sa Pilipinas na makapagpaliwanag kung ano kahulugan ng banal na halik. Hanggang ngayon. Ha? Wala kang paliwanag ang iglesia ni Manalo tungkol sa 4 na hangin. Isang hangin lang ang pinapaliwanag sa Apokalipsis. Eh, 4 yun. Palpak pa ang pagkapaliwanag. Dahil yun daw, ang hangin na yun daw yung 1914. Mali. Hindi 1914 yun, ano? Yung hangin na yon, patutunayan ko yon. Ang totoo, dapat matagal ko lang napatunayan yan eh. Ayaw lang lumaban sa diskusyon ni Kabularan sa telebisyon. Eh, pinu mo nga ito, nasa apalit kami, naririnig kami sa buong mundo. Eh, kung pumayag ka lang, di walang gulo, dito kami sa aming convention center. Diyan naman kayo sa Central, sa Kadiliman yan, sa Quezon City. O, di ba? Kung pumayag ka lang, at mahal mo ang kaluluwa mo, Kabularan, at mahal mo ang pamilya mo, kung pumayag lang kayo sa isang maginoon diskusyon sa telebisyon, ayoko sa plaza dahil magugulo kayo. Mayaman kayo, marami kayo, pwede nyo kaming patayin. Di ba? That is my opinion. And that is a kind of opinion that is being testified by newspaper headlines. Na talagang pwedeng patayin kami dahil maliliit lang kami. You can silence us without a silencer. Hindi ba? Oh, kaya ayaw ko sa plaza. Gusto ko sa TV. Sa TV kasi walang masasaktan. Yung camera, ang hawak lang yung cameraman, yun lang ang nasa harap. Dawa kami ni KRD, pagtanggol niya yung tatay niya, tutul ako. Ha? Hindi sugo si Manalo. Hindi sugo, napasubo lang si Manalo. Hindi sugo. Eh ngayon, ayaw nila ng diskusyon. Nagduda si kapatid na Cesar. Kabularan, binibigyan kita hanggang 15. Pag hindi ka lumaban, lilipat ako kay Suryano. Eh hindi lumaban, lumipat nga. At sa kanyang paglipat, galit ang misis niya na lumipat siya. Akala niya mawawalan siya ng pamilya. Pero unti-unti, nung makita nila ang pagbabago sa buhay ni kapatid na Cesar, ang asawa niya at mga anak naririto na rin. Kasunod na ang kanyang mga kamag-anak. Kaya, salamat po, mga kababayan. Salamat sa inyong mga ginawa. Lahat ng gumawa. Pati iglesia ni Manalo, pati yung nagmumura sa akin sa palengke, yung nagte-text, ha? Pati yung nagnakaw nung laptop ko sa sasakyan ko, iglesia siya ni Manalo, salamat sa iyo. Kahit manawari, mabuhay ang pamilya mo sa 1 buwan sa ninakaw mo sa akin, kulang na 200,000. Ayan. At salamat sa lahat ng mga taong naging daan para ang programang ang dating daan ay maging popular at nang marinig ng bansang ito ang hindi nila naririnig sa nakaraang 450 taon na kababayan. Huwag po kayong aalis. Huwag kayong magpapatay. Huwag nyo lilipat ang channel nyo. Mas marami kayong mapapanood na kaibig-ibig at kaaya-aya dito sa SPN 21 sa oras na ito. Pagkatapos nito, patayin nyo na ang TV nyo. At magpahinga na kayo. Huwag kayo alis. Babalik kami. Mga kababayan.
We have so many things in store for you.